Ganito po yung paghahanda namin dito sa New Year. New Year namin dito ngayon. May guest kami mamaya. So, ang celebration, makikiselebrate na lang talaga kami. Ganito po kami mag-set up. Ayan po. So, kung anong order ng amo namin na ilalabas na upuan, yung mga ilalabas namin. So, guys, sabi ko nga, from my family to yours, not just happy but a blessed new year. Ginagawa namin ngayon, New Year's po ngayon. Maya-maya po, ilang oras na lamang po at mag-New Year na nga. Pero ito po kami, naka-jumpy. Gumawa na po ako ng tea at saka yung gawa nila, Arabic coffee. Nag-prepare na rin po kami ng nuts at saka dates para sa Paris ng mga ano nila. So, hinihintay na lamang po namin yung bisita namin. New Year po sa lahat. And now and I pray na maging masaya yung New Year's na darating, yung bagong taon na darating sa atin. At mas marami pang pagpapala na ibigay sa atin ng Panginoon. At guidance na rin. Protection sa lahat. Si Kuya Ricky, naghihintay po ng bisita natin. Hihintay po niya yung bisita. Hello guys. This is how we celebrate our New Year's Eve here in sa aming trabaho dito sa Saudi Arabia. Alam mo yung siguro 10 years. Alam mo yung 10 years na hindi mo kasama yung mga mahal mo sa buhay. Parents mo. Dahil kailangan mong magtrabaho for them. Even though hindi naman tayo kumikita ng malaki, at least nakakasupport tayo sa pamilya natin. Pero alam nyo yung yung pakiramdam mo. Yung miss na miss mo sila, yung gustong-gusto mo silang yakapin, yung gustong-gusto mo sila kasama sa New Year's Eve, sa mga okasyon na parang yung mahalaga, like
Family Day, yung Christmas Day, at saka pero hindi mo sila makasama. Ang layo mo sa kanila. Kaya, itong pagsalubong, ito nga, pagsalubong na naman ng New Year. Yung hindi mo alam yung nararamdaman mo kung masaya ka ba o hindi. Pero patuloy pa rin yung paglaban sa buhay. Tuloy pa rin yung laban sa buhay. Kahit na ang daming problema na yung ang dami yung problema na iniisip mo, pero hindi nila makikita sa'yo na marami kang problema because ipinapakita mo masaya ka pa rin. Kaya nga, saludo ako sa mga kapwa ko, OFWs na hindi nila kasama yung pamilya nila dito sa ibang bansa, pero tinitibayan nila yung loob nila for the sake of their family. Diba? Lalo pa ngayon yung nangyayari sa ating bansa, sa ating mundo. Hindi lang naman yung bansang Pilipinas na apektado. Siguro itong sabi nga ni itong pandemic na ito, parang ways na rin ito to make our family bind together, na yung imbis na isipin mo naglalamangan kayo, iniisip mo yung kalusugan nila, kung maayos ba sila, yung alam nyo ganun. Kaya sa mga yung mga pamilya na sa tingin ninyo hindi kayo mahal ng hindi nyo mahal yung bawat isa, pero nararamdaman pa rin ninyo sa loob ninyo yung pagmamahal, huwag nyong hayaan na huli na yung lahat para ipakita ninyo na mahal nyo yung bawat isa. Even though your friends, kahit sa kaibigan nyo, ipadamanog po na mahal nyo sila. Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan po natin sila kasama. Di po ba? Basta po, alam po ito ng mga kapwa ko OFW, kung gaano po kalungkot, kung gaano po ka hindi naman mahirap, pero sobrang lungkot lang talaga dahil gusto mo silang kasama, pero hindi mo magawa because nandito. Basta sabi ko, this coming 2021, I pray na yung lahat ng naano natin na problema ngayon, natatamasa natin na problema ngayon, kung ito man yung ways ng Panginoon to make our life stronger. Dahil hindi naman talaga nagbibigay ang Panginoon ng pagsubok sa buhay natin na hindi natin nakakaya. Kaya, sabi ko nga, lagi nating isipin or lagi nating ipanalangin. Pray until something happens. Push lang po tayo ng push. Dahil ito lamang po yung communication natin sa Panginoon. At ito lamang po yung ways natin para maipadama kung gaano natin sila, gaano natin siya kamahal at gaano natin kamahal ang ating pamilya. So, guys, dito na po nagtatapos ang aking at saka ate. I miss you so much. Miss ko na po kayo. Sabi ko nga, it's not just
just happy but a blessed New Year's. Maraming salamat po sa lahat.